Sa ang Teams ay isang app ng ating Office 365. So lahat meron 'yan. Hanapin niyo lang sa apps when you log into your Office 365. So isa 'yan. So aside from Teams, yung Outlook natin, yung email natin nandoon 'yon. So yung Outlook, PowerPoint, Excel, all Office online tools and Teams. So pag-create ng team, kung first time yung mag-log in sa team, so nandito lang 'yon, Teams. Wait lang. Nandito pala sa baba. Marami na palang, kung marami na po kayong teams na nagawa, lalabas po yung listahan dito. Ayan siya. And then dito po sa baba, kung first time na gumamit, itong icon na join or create team, makikita nyo po yan dito sa upper right. May lalabas. Yung view lang kasi ng teams ko ay hindi naka-thumbnail. Kaya ang ginawa ko kasing view ay list view. So naka-list dito sa may kaliwa yung teams na na-create ko. And lumabas yung join or create team icon dito sa baba ng list of teams. Pero kung naka-thumbnail po yung inyong teams, so dito po yan sa upper right. Okay? So click nyo lang po yung join or create a team. So dito, you will have choices. Create team or join a team with a code. Pag nakapag-create na kayo ng team, meron po siyang code na pwede nyo ibigay sa students nyo. And when they join your team, pagpasok nila sa Microsoft Teams, they will enter the code that you give them, that you gave them. So, yun lang yun. Okay, so here's how to create a team. Click nyo lang po, create team. And then, pili po kayo kung anong team type. So, yung PLC, so pwedeng gawin nyo yung PLC for the department. So, kayo, kung kayo po yung chair, gawa po kayo ng team for your department, PLC po ang gagamitin nyo. Ayan. Pero for your class, you click class. Okay, then write the name of your class. For example, nagtuturo ako na astrology. Ayan. Nalagay ko yung astrology. And then, the description is optional. Okay. And then, click next. Creating team. So, one way of adding people to your class is to look for your students. So, meron naman tayong class list na nasa school book. You can type their names. So, for example, ayan, isulat nyo lang yung pangalan, lalabas na po yung listahan ng mga estudyante. And then you click add. That's doing it manually. Ayan. So kung ayaw nyo pong manual na i-add sila, you just give them the code. And then sila na bahala mag-enroll. Just like in school book, binibigyan natin sila ng access code. Pero kung tatatlo lang naman estudyante nyo, for example, sa grad school, then you can write their names para mabilis na rin. And then if you want to add co-teachers, and alam ko sa math, marami silang klase na co-teachers sila sa isa't isa. So you can also add your co-teachers here. So just write the name of the teacher. For example, ayan, sinulat ko Ma'am Jen. Ayan. So lalabas na agad yung pangalan. Click nyo lang and then add. Okay? Kung wala naman kayong teachers na gustong i-add, just you can skip it. Pero minsan maganda rin na may co-teacher ka. So parang co-teaching siya. So if you're not available for that day, your co-teacher can step in for you. Para siya naman ang mag-conduct ng klase. Okay? So let's skip that. So, ito na yung team na nagawa natin. Welcome to astrology. Astrology talaga. So, ayan. So, dito sa listahan ng teams, makikita nyo sa bandang baba yung astrology. Ayan. Ngayon, saan yung code? Paano ko ibibigay sa students ko yung code? Saan ko makikita yan? So, i-click nyo po yung ellipsis. Yung tatlong dots. Ellipsis daw tawag dyan. So, there's more options. And then, click Manage Team. Then, punta po kayo dito sa Settings. And click nyo yung Settings. And there, you can see Team Code. Yeah. So, click Team Code.
then generate the code. Click nyo lang po yung generate. So, this is your code. So, ito yung code na ibibigay nyo sa estudyante nyo. So, through Messenger, kung Messenger gamit nyo ngayon, to communicate with them, or through school book, mag-announce kayo doon, na go to Microsoft Teams and use this code to join the team. Yan. You can also, to personalize your team, you can create, click team theme, so change theme. Can you choose pictures na para sa team mo, grade level, post-secondary, and then subject, engineering. Ayan, you can even upload a picture na gusto mong ilagay. Kung wala kang makita dito sa mga pictures na pre-provide ni Microsoft Teams, you can upload your own picture para ano talaga siya, personalized. Then just click update. So, siguro since astrology ang klase ko, click ko na lang si sino ba to? Itong tumble. Ayan, okay. And then update. Saving changes. So that's it. Ayan. And yung class materials nyo, aside from uploading it in school book, you can also upload it here. So click nyo lang yung files. Then pwede na kayo mag-upload like a PowerPoint presentation, an Excel file, Word, dyan sa files. Then you start your conversation na rito. And to set up a meeting, dito sa bandang baba, nandun po yung Meet Now. So, yung camera icon, nandyan po yung Meet Now. Click nyo po yan. You can Meet Now. You add a subject. What is astrology? You can Meet Now or you can schedule a meeting. Ayan. Click nyo po yung schedule. Then, set up nyo po yung araw. So, siguro, mamayang hapon, since astrology topic natin, mamayang alas 8 ng gabi. Ayan. Then 30 minutes, so pwede yan 30 minutes or 1 hour. Then dito sa baba yung agenda nyo. Ano ba yung pag-usapan nyo for that time? Yung required attendees, optional po yan. So since naibigay nyo na rin naman yung code sa estudyante nyo, so hindi nyo na kailangan to. Now if you're going to do this every week, so, i-click nyo po weekly. Ayan. So, every Thursday, every Tuesday, 8 to 8:30, meron tayong meeting. So, hindi nyo na kailangan mag-set up uli for next week's meeting. Lagyan nyo na lang siya ng weekly basis. Ayan. Ngayon, sa mga ano, kung pagbalik natin sa next school year, if you would like to try this, you can have a monthly virtual session. You can also do that. So, i-click nyo lang monthly. And then click send. Click nyo po yung send and then lalabas na po yan. So pagdating ng alas 8, lalabas yung message na join now.